Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa akin channel Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa iyong lahat. The general reading, so pwede ka makaresonate, gamitin mong yung intuition sa panonood. Ito ay para sa weekend reading. Okay. Pisces, number 26, number 8, number 22, 4, number 3. Okay, so sa linggong ito or sa weekend na to, sinasabi ng barahas sa'yo na if ever man mayroon kang kaso na inaasikaso, it's either may involvement ng pera or kung ano pa man, sinasabi ng barahas sa'yo na pabor sa'yo ang hustisya. Okay? Yung judication dito, yung resulta ng judgment is celebration para sa'yo. It's a karmic justice card din ito na parang sinasabi na pabor sa'yo sa weekend na to ang tadhana sa kung ano man itong pinaglalaban mo sa buhay. Okay? Number 22, balanse. So, nakikita natin dito na magkakaroon ka ng balanse sa lahat ng areas sa buhay mo, especially sa usaping pera or pwedeng doon sa mga matataas na posisyon kaysa sa'yo. Like sa trabaho, sa society, sa gobyerno, or sa kung saan pa man. So, nakikita natin dito na meron kang ma-achieve na balance, celebration, ngayong weekend na to. And sa usaping money, sinasabi ng baraha na uulan sa'yo ng grasya, di ba? Pwedeng mag-withdraw ka ng malaking halagang pera, makakahawa ka ng malaking halagang pera, or kung ano man to na unexpected or expected financial windfall na pwedeng mahawakan mo sa weekend na to. Okay, Pisces, Scorpio, Cancer. Okay, first card, second card, and third card. Okay, so meron ka ditong three cards since katatapos pa lang yung full moon natin. So kunin natin yung energy ng full moon para sa weekend to. So this weekend, sinasabi ng barahas sa'yo na if ever meron kang kinakatakutan sa usaping emosyon or pera or kanaman to na kinakatakutan mo, huwag kang matakot. Okay? So, huwag kang matakot and mag-relax ka lang. Okay? Relax and huwag kang matakot. And sinasabi ng barahas sa'yo na buksan mo rin yung puso mo sa kung ano man ito na biyaya na pwedeng dumating sa'yo sa weekend na to. Okay? So, comment down below doon sa mga water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, especially sa Cancer. Kasi two cards ito na nagsasabi na may new beginnings and may positive ending sa mga Cancer. Okay? So, sinasabi na huwag kang matakot, mag-relax ka lang. Pwedeng yan ay resonated sa mga Cancer. Cancer, Scorpio, and Pisces. Meron kang, wow, major arcana to. Isang major arcana, dalawa, tatlo, apat. Okay. Okay, so four major happenings ito para sa buhay mo. Okay, so Pisces, Scorpio, and Cancer. Unahin natin itong the Sun. So, this weekend, masaya, diba? Wala namang negative energy dito sa the Sun kasi yung the Sun is number 1. Ito yung order niya, 'di ba?
Ang order niya is Moon of the Sun, the Star. So, liwanag sa gabi, liwanag sa umaga. Ito yung pinakamasayang first happy, contented energy para sa inyo. So, posibleng may isa-celebrate ka na positive this weekend. Okay? It's a positive new beginnings. And then, it's a positive result. Yun na nga, may good fortune, may positive outcome, may celebration, may rason ka para mag-celebrate. Punong-puno ka ng pag-asa dito. Diba? Parang punong-puno ka ng hopes and aspirations. Punong-puno rin ng inspiration, drive, determination, passion, excitement. And yung excitement mo dito is sobrang hindi mo ma-explain. Okay? So, sinasabi ng Baraha na yung matagal mong hinihintay ay posibleng mangyari siya sa dalawang araw na ito. Yung matagal mong minamanifest, pinagpipray, ay posibleng mahawakan mo siya sa dalawang araw na ito. Yung hinihintay mong balita, good news, confirmation, resulta, outcome, ay posibleng dumating siya sa'yo. Chariot, naghihintay ka ng victory, success, prosperity, abundance, or pwedeng naghihintay ka ng travel information, or kung ano man, career move, career change, possible ito dito. Okay? So, maraming mabibilis na pangyayari ang posibleng mangyari sa'yo sa weekend na to. And strength card, sobra-sobra kang healthy, diba? Healthy, mind, body, spirit, financial, emotional. Nakikita natin dito na sobra-sobra kang strong. Meron dito ang Six of Pentacles. Ang Six of Pentacles is a balance, giving and receiving energy, diba? So, posibleng, yun na nga, makakatanggap ka ng malaking halagang pera or makakatanggap ka ng biyaya, windfall, lump sum of money. Pero, siguro ano, for the past few days, nagbigay ka din ng pera. So, nag-share ka ng blessings mo, nagbigay ka ng biyaya sa ibang tao, tapos may ipinalit sa'yo ang universe na biyaya din. So, balance yung pera mo. And Five of Swords, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na wala sa vocabulary mo sa weekend na to yung sumuko. Kasi sobrang success dito diba? Yung Five of Swords, sobrang successful yung pakiramdam mo. Sobrang achieve, diba? Achievement siya Diba? Parang sinasabi ng Baraha sa'yo na makakaramdam ka ng sobrang contentment, fulfillment, achievements sa weekend na to. And sa ilalim niya, nandito yung Hermit. Yung Hermit card, it's a manifestation ng peaceful environment, peaceful decision, peaceful outcome, or positive news. Okay? So, makikita mo yung liwanag. Makikita mo yung liwanag, makikita mo yung answer, solution para maging balance ang financial mo. Para maging healthy ka, para tuloy-tuloy yung swerte and ligaya. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng Baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!